Kabanata 1301. Ano? Napatulala si na Benjamin at Mr. Collins. Matapos ang lahat ng hirap para mahuli si Rowan. Gusto ng Great Marshal na palayain siya bago pa man siya tanungin. Ano ang tumatakbo sa isip ng Great Marshal? Sinabi ni G. Collins sa hindi nasisiyahang tono. Dakilang Marshal, libo-libo sa ating mga kasama mula sa Silmercenary ang namatay sa kanyang mga kamay. Bakit ang dali mong inaabswelto sa kanya? Tubo ni Dexter. Teka lang, magpapaliwanag muna ako. Nalaman na si Connor mula sa Princess Residence ang naglipat kay Benjamin mula sa Northern Sinjang patungong Ateville. Kaya ang sniper na umatake sa akin noong isang araw ay malamang na ipinadala niya. At saka, si Connor ang pangunahing dahilan kung bakit nagtagumpay si Rowan na umangat sa mga ranggo mula sa isang maliit na mersenaryo. As it turns out, Rowan is just his mere puppet. Noon, inutusan siya ni Connor na patayin ang Silmercenary. Dahil sinabi na sa amin ni Rowan ang lahat, dapat siyang palayain ng walang kaso. He added, galit na sumingit si Rowan. Wala akong kakilala na Connor. At saka, kailan ko ba sinabi sa iyo ang lahat? Puro kataranteduhan ka lang. Naniniwala ka ba talaga sa sinabi? Dexter then said, siyempre hindi kami naniniwala. Gayunpaman, iisipin ng iyong boss na si Connor na pinagtaksilan mo siya kapag pinakawalan ka namin. Kung hindi, bakit ka namin pakakawalan? Sabihin mo sa akin, anong mga kahihinatnan ang haharapin mo sa pagtataksil kay Connor? Nagkatinginan sina Mr. Collins at Benjamin. Hindi alam kung matatawa o maiyak. Ang Great Marshal ay isang mapanlin lang na bastos. Siya ay sadyang naghahasik ng kaguluhan. Muntik nang mabuga ni Rowan ang kanyang pangitaas. Ikaw ang Great Marshal. Paano magagawa ang isang kasuklam-suklam na bagay? Pinakawala ni Mr. Collins si Rowan at sinabing, maaari ka nang umalis. Natutuwa ako na sa wakas ay nagsumite ka na sa Great Marshal. Gayunpaman, tumanggi si Rowan na umalis. Kung umalis siya sa Cygnus Room sa isang piraso, maghahinala si Connor na ipinagpalit niya ang confidential na impormasyon para sa kanyang kalayaan. At ang kanyang pamilya ay hindi magiging ligtas sa puntong iyon. Anong gagawin ko? Inilabas ni Dexter ang nakumpiskang telepono ni Rowan at ibinigay sa kanya. Sinabing, o sige, may batang babae na tumawag para hanapin ka. Nagpadala ako ng ilang lalaki para protektahan siya. Nang makita ni Rowan ang numero ng telepono, isang malamig na panginginig ang dumaloy sa kanyang bulugod. Numero iyon ng kanyang anak. Tumingin siya kay Dexter at mabangis na sinabi, ano ang sinusubukan mong gawin sa aking anak? Sagot ni Dexter, wala. Sinigurado ko lang na may undercover security siya. Kung magiging malinis ka, ipinapangako kong magiging ligtas ang iyong pamilya. Kung hindi, tatabi lang ang mga tauhan ko at panoorin ang pag-atake ni Connor sa pamilya mo. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Rowan. Tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat opsyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, gusto ko lang naligtas ang aking pamilya. Pakiusap, kilingin sa iyong mga tauhan na ipadala sila sa lugar na ito. Anong lugar? Tanong ni Dexter. Isang apartment sa Fortland Sanctuary. Sagot ni Rowan. Isinulat niya ang buong address sa isang papel at ipinasa kay Dexter. Sure. Pagsang-ayon ni Dexter. Kagad pagkatapos, tumawag siya sa telepono. Ipadala ang pamilya ni Rowan sa Fortland. Ipapadala ko sa iyo ang address saglit. Inayos ni Rowan ang Fortland Sanctuary bilang isang ligtas na bahay para sa kanyang pamilya bago ito kung sakaling kailanganin niyang harapin ang mga ganitong sitwasyon. Ang mga ligtas na bahay ay napakakaraniwan sa larangan ng politika ng Eurasia. Pagkatapos ipadala ni Dexter ang address sa kanyang mga tauhan. Sinabi niya, sige, magsalita ka na. Ngunit umiling si Rowan. Sinabing, hindi pa. Sasabihin ko lang sa iyo ang lahat pagkatapos na ligtas na nakarating ang pamilya ko sa destinasyon. Naputol ang pasensya ni Dexter. Kino-question mo ba ang kredibilidad ko? Ano sa tingin mo ay may karapatan kang makipagkasundo sa akin ngayon?
Kabanata 1302. Alam ni Rowan na ang Great Marshal ay hindi babalik sa kanyang salita kapag siya ay nangako. Bukod dito, wala siyang karapatang makipag-ayos sa mga tuntunin kay Dexter sa puntong ito. Kaya't bamantong hininga siya at sinabing, "Sige, magsasalita ako." Nagsimula siyang magpaliwanag. 5 years ago, noong commander pa ako ng Legends Mercenary, hindi pa masyadong malaki ang grupo. Gayunpaman, matatag ang aming reputasyon. Pangalawa lamang sa Seal Mercenary. Dahil natatalo kami sa Seal Mercenary, gusto naming tanggalin sila. Noong panahong iyon, isang misteryosong lalaki ang lumapit sa akin at sinabing gusto niyang makipagsanib puwersa sa akin para lipulin ang Seal Mercenary. Naglagay siya ng ligtas at magagawang plano. Kaya pumayag akong makipagtulungan sa kanya. Ang kanyang plano ay pagnakawan ang mga armas ni Seal Mercenary at akitin ang mga ito sa Imperial Mausoleum habang kami ay nakahiga doon sa pagtambang. Kapag nakapasok na sila sa mausoleum, madali na natin silang tambangan at mapatay dahil wala silang dalang armas. Wala pang 10 minuto, halos 10,000 miyembro ng Seal Mercenary ang napatay namin. Pagkatapos naming lipulin ang Seal Mercenary, patuloy niya, sa kasamaang palad. Hindi nagtagal ang magagandang panahon. Hindi nagtagal pagkatapos noon, ipinagbawal ng Eurasia ang pagkakaroon ng mga mercenaryong grupo. At napilitang magbuwag ang aming grupo. Dahil wala akong mapupuntahan, nakipag-ugnayan ako sa misteryosong lalaki dahil sa kawalan ng pag-asa. Umaasa na dadalhin niya ako sa isang maliwanag na landas. At doon niya ako ipinakilala kay Connor. Sa ilalim ng pangangalaga ni Connor, matagumpay akong nakapasok sa hukbo at nakaakyat sa posisyong kinalalagyan ko ngayon. Hindi ko alam ang pagkakakilanlan ng misteryosong lalaking iyon. Pero dapat ay may magandang relasyon siya kay Connor. Saglit na nag-isip si Dexter saka sinabing, "Maaaring ang misteryosong tao na kumuha sa iyo ay si Connor mismo." Umiling si Rowan at sumagot, "Hindi pwede. Matandang lalaki ang nag-hire sa amin. Si Connor, sa kabilang banda, ay medyo bata, hindi magkatugma ang kanilang mga edad." Pinag-isipan pa ito ni Dexter. Pagkatapos ay hinala niya na ito ang ama ni Connor, si Chris. Magkasing edad lang si Chris at ang misteryosong lalaki. Bukod dito, sila ni Connor ay mag-ama. Kaya makatuwiran na ay refer niya si Rowan sa kanyang anak. Noong si Dexter ay isang hindi kilalang sundalo, siya na ang bulugod ng Eurasia. At ang kanyang reputasyon ay kapantay ng kay Ares. Idol ni Dexter si Chris noon. At nakita niya si Chris bilang kanyang mentor. Hindi niya inaasahan na ang kanyang idolo ay may kakayahang gumawa ng mga hindi etikal na aksyon. Inihayag niya ang kanyang mga iniisip sa ilang mga tao sa paligid niya. Chris Black, alam kong hindi siya mabuting tao simula pa noong una. Papatayin ko siya at ipaghihiganti ang kapatid ko ngayon. Mister, Collins yelled sa tuktok ng kanyang boses. Kaya lang, galit na galit siyang lumabas. Maghintay, sigaw ni Dexter sa kanya. Saan ka pupunta, para patayin si Chris Black? Sabi ni Mr. Collins. Pagkatapos ay sinabi ni Dexter. Tingnan, ang aking conclusion ay batay sa purong haka-haka. Walang konkretong ebidensya sa puntong ito na magpapatunay na si Chris nga ang pumatay sa Seal Mercenary. Kung hahanapin mo siya ngayon, maaari kang maghinala at gawin siyang sirain ang anumang ebidensya na maaaring mayroon. Bukod dito, ang Princess Residence ay isang 100 taong gulang na establishmento. Sa tingin mo ba kaya mo siyang ipaglaban ng mag-isa? Mukhang hindi nasisiyahan. Sumagot si Mr. Collins. Hindi na ako makapaghintay para sa paghihiganti. Pero inaliw siya ni Dexter. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na ibabalik ko ang pabor. Kaya makatitiyak na iimbestigahan ko ng maigi ang bagay na ito. Hindi ako magkakamali sa isang mabuting tao. At hindi ko rin bibitawan ang sinumang gumagawa ng masama. Kabanata 1303. Kumuyam ang ngipin ni Mr. Collins at tumingin kay Rowan habang sinasabi niya. Ngayon ay mayroon na tayong ebidensya na si Rowan ay sangkot sa bagay na ito. Hindi siya inosenteng tao. Kaharapin ko siya ng personal. Tumanggo si Dexter at sinabing, "Sige, pero huwag mo siyang patayin. May gamit pa ako sa kanya." Samantala,
Nasira si Rowan dahil alam niyang napuno na ngayon ang potang puso ni Mr. Collins. Alam niyang magiging miserable ang bawat bahagi ng kanyang buhay kung kikilos si Mr. Collins. Mas gugustuhin pa niyang mamatay. Mahusay na Marshall. Paano mo babalikan ang iyong salita? Sabi mo ililibre mo ako. Galit niyang sabi. Sinaway siya ni Dexter. You deserve to die for killing thousands of lives. Ang pagpapatawad sa iyong pamilya ay isa ng mabait na kilos. At naglakas loob ka pa ring hilingin sa akin na iligtas ang iyong buhay. Hindi ko matutupad ang aking pangalan bilang Great Marshal kung pakakawalan kita. Lumapit si Mr. Collins kay Rowan na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Rowan, huwag kang mag-alala, talagang hahayaan kitang mabuhay, pero papahirapan kita araw-araw hanggang sa dulo ng iyong buhay. Nakaramdam ng goosebumps si Rowan sa kanyang buong katawan nang marinig niya ito. Mas nakakatakot pala si Mr. Collins kaysa kay Hades sa Princess Residence. Nagalit si Connor matapos niyang marinig ang tungkol sa pinakabagong development kay Rowan. Ang tanga, nag-aksyon talaga siya kay Dexter nang walang autorisasyon. Maging siya ay natalo na ni Dexter noon. Kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng pabigla-bigla. Paano siya mahahawakan ng isang maliit na pritong tulad ni Rowan? Ngayon ang mga bagay ay isang malaking bulo. Nahuli si Rowan at nawala sa kanya ang 3rd Military Factory. Sa papel, ang namamahala sa 3rd Military Factory ay si Rowan. Ngunit sa totoo lang, siya ay kinatawan lamang ni Connor. Ang totoong tao sa likod ng 3rd Military Factory ay si Connor Black. Ang pabrika ay isang cash cow para sa Princess Residence. Ngunit ngayong wala na ito, kailangang higpitan ng Princess Residence ang budget nito. Hindi, kailangan nating ibalik ang ating cash cow. Malungkot na ungol ni Connor. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang adjutant at nagtanong, ano ang katayuan ng 3rd Military Factory ngayon? Sumagot ang adjutant, ang pabrika ay nasa ilalim ng direktang kontrol ng militar sa ngayon. At inihayag ng militar na mag-oorganisa ito ng bukas na auction sa loob ng 7 araw. Ang sino mang nakatanggap ng pag-aproba ng gobyerno at may sapat na pondo ay malugod na tinatanggap na lumahok sa auction. Tanong ni Connor, sasali ba ang Linton Group sa auction? Tumanggo ang adjutant at sinabing, oo, at ang grupo ay ang pinaka-promising na bidder sa ngayon. Napabuntong hininga si Connor na may disappointment sa mukha. Kung ang Linton Group ay lumahok din sa auction, ang kanyang posibilidad na mabawi ang kanyang control sa 3rd Military Factory ay mas mababa sa 30%. Nasira ang puwersa ng buhay ng Great Marshal. Ngunit makapangyarihan pa rin siya sa militar. Kakailanganin lamang niyang umasa sa kanyang impluensya sa militar upang makontrol ang 3rd Military Factory. Hindi na niya kailangang dumalo sa auction para magawa ito. Hindi posible na maalis ang Great Marshal sa isang maikling panahon. Ang pinakamahusay na pagpipilian na mayroon kami ay upang mawala ang kanyang kapangyarihan sa militar o patalsikan siya. Sabi ni Connor, ang adjutant ay nakinig ng mabuti at saka mahinang nagsabi, Mr. Black, hindi magiging mahirap na paalisan ang Great Marshal. Nagningning ang mga mata ni Connor habang nakatingin sa adjutant na may labis na interes. May naiisip ka bang plano? Tanong niya, tumanggo ang adjutant bilang tugon. Oo, tama iyan. Pagkatapos ay sumandal siya at ibinulong sa tenga ni Connor ang kanyang plano. Natuwa si Connor nang marinig ang plano. Haha, magandang ideya yan. Maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala. Gagantimpalaan kita ng mabuti. Bulalas niya. Salamat, Mr. Black. Pasasalamat na sagot ng adjutant. Tuparin mo ang sinabi mo sa akin. At ikalat mo kaagad. Sabihin na ang Spirit Stone Mine ay talagang isang panlilin lang na nilikha ng Great Marshal. At ginagamit niya ang minahan upang akitin ang mga dayuhang mandirigma sa Eurasia para mapatay niya sila. Kapag nalaman ng ibang bansa na isang bitag ang minahan, tiyak na magkakaroon ng international outcry. Hindi kakayanin ng Eurasia ang panggigipit ng matagal. At malamang napaalisin siya ng gobyerno sa bansa noon. Bili ni Connor, Kabanata 1304. Kung wala ang suporta ni Dexter,
hindi na makakalaban ng Linton Group ang Third Military Factory. Magbibigay din ito ng dahilan kay Connor para makakuha ng Spirit Stone kay Clyde. Napakagandang plano, naiisip ng adjutant sa kanyang sarili. Agad naman siyang pumayag at umalis. Pagkaalis niya, tumawag si Chris. Connor, nagawa mo na ba ang sinabi ko sa iyo? Mabilis na sumagot si Connor. Relax. Father, nakipagkasundo ako kay Clyde. Tutulungan ko siyang mag-higanti kay Dexter Cruz. At gagantimpalaan niya ako ng isang spirit stone. Nakagawa na ako ng perpektong plano na sisira kay Dexter. Sandaling katahimikan bago sinabi ni Chris. Hindi ganoon kadali ang pakikitungo kay Dexter. Dapat kang maging mas maingat at mapagbantay. Kung kailangan mo ng anumang tulong, sabihin mo lang sa akin. Sumagot si Connor. Ipaubaya mo sa akin. Ama, ginagaranti ako na hindi mabibigo ang plano ko. Nang araw ding iyon, isang nakagugulat na balita ang sumabog. Na pumukaw ng matinding talakayan sa buong mundo. Lumilitaw na ang Spirit Stone Mine sa Eurasia ay isa lamang panlilin lang na nilikha ng Great Marshal upang maakit niya ang mga dayuhang mandirigma at patayin sila. Biglang, ang mga bansa sa buong mundo ay nagsimulang umusig kay Dexter. Humihingi ng paliwanag mula sa pamahalaan ng Eurasia. Kung hindi, gagawin nila ang karahasan upang malutas ang hindi pagkakaunawaan. Kung tutuusin, ang pagsalakay sa Eurasia at pagpaparusa sa ilalim ng batas ng Eurasia ay iba sa pagpasok sa bansa at pagpatay. Narinig ni Dexter ang tungkol sa balitang ito sa sandaling ito ay lumabas. Napakabilis. Tumawag siya sa koronel upang hingin ang kanyang opinyon sa bagay na ito. The colonel comforted him. Dexter, huwag kang masyadong mag-alala. Ikaw ang bayani at bulugod ng Eurasia. Hindi ka aapihin ng bansang ito. Minsan mong pinrotektahan ang Eurasia mula sa mga kaaway. Kaya sa pagkakataong ito, ibabalik namin ang pabor at bibigyan ka ng proteksyon. Gayunpaman, sumagot si Dexter. Colonel, sa tingin ko ay hindi ito tama. Ito ay itinuturing na isang malaking pagkakataon para sa amin. Paano natin ito isusuko? Ha? Anong opportunity ang sinasabi mo? Nabubuluhang tanong ng koronel. Paliwanag ni Dexter. Sa lahat ng ito, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na patayin ang aking mga kaaway dahil nakakalat sila sa buong mundo. Kung ako ay paalisin sa Eurasia, sila ay magsasama-sama upang mag-higanti laban sa akin. Kung tutuusin, ang tingin sa akin ngayon ng buong mundo ay isang degenerate. Talagang hindi nila palalampasan ang pagkakataong ito para tapusin ako. Medyo nag-aalala, sinabi ng koronel. Dexter, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Kahit na ikaw ay isang king class warrior, marami ring iba pang mga reputable warriors sa ibang bansa. At malamang na sila ay kasing lakas ng isang king class warrior kung sila ay nagsanib puwersa. Sabi ni Dexter, Colonel, magiging okay din. Kahit na hindi ko kayang patayin silang lahat, may kakayahan pa rin akong protektahan ang sarili ko at least. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ng koronel, sige, ituloy natin ang sasabihin mo. Ako mismo ang magpapakorona sa iyo bilang hari kapag nagbalik ka ng matagumpay. King Knight ng ating bansa. Ang Marshal at King Knight ay dalawang magkaibang titulo. Ang titulong Knight pa lang ay kinatawan na ng serbisyo ni Dexter sa bansa. Ang salitang hari ay nagdagdag ng isa pang antas ng karangalan sa titulo. Upang maprotektahan ang bansa, kinailangan ng Eurasia na mabilis na lumikha ng kaguluhan sa buong mundo tungkol sa pagpapatalsik ng Great Marshal. Ang mga pangunahing superpower sa buong mundo ay natuwa nang marinig nila ang balita. Kung ang puwersa ng buhay ni Dexter William ay nawasak at siya ay mapatalsik mula sa Eurasia, siya ay aalisin ng kanyang proteksyon. Iyon ay gagawin siyang isang tigre na papel lamang. Hindi makayanan ang mga hamon. Hindi ba siya magiging vulnerable sa mga atake ng iba? Ang mga pangunahing puwersa mula sa buong mundo ay nagsimulang subaybayan ang mga hangganan ng Eurasia ng maingat. Sa sandaling tumawid si Dexter sa hangganan, handa na silang sugurin siya. Ang balita ng pagpapatalsik ng Great Marshal ay ipinahayag lamang sa loob ng bilog ng mga mandirigma. Hindi ito inihayag ng Eurasia sa mga ordinaryong mamamayan. Ang Great Marshal din ang bayani ng bansa.
Kung alam ng publiko na siya ay pinatalsik, sila ay labis na masasaktan. Kaya, hindi pa rin alam ni Lacey at ng kanyang pamilya ang tungkol sa bagay na ito. Alinsunod sa kanyang plano, mag-isang nagmaneho si Dexter patungo sa kanlurang tarangkahan ng Eurasia. Kabanata 1305. Noong una, gusto ng Alpha Suicide Squad na paalisin si Dexter sa hangganan. Ngunit tumanggi siya, nasira ang kanyang puwersa sa buhay. At ang maliliit na bansa sa hangganan ng Eurasia ay pinagmamasdan na siyang mabuti. Kung ang Alpha Suicide Squad ay tumawid sa hangganan ng walang pahintulot, ang mga kaaway ng ibang mga bansa ay hindi tatahimak. Dahil dito, hindi na nagpumilit ang Alpha Suicide Squad matapos silang pigilan ni Dexter. Ang aming kapatid ay isang King Class Warrior. Walang sino man sa mundong ito ang makakasakit sa kanya. Dapat tayong magtiwala sa kanya. Sa tanghali, tumawid si Dexter sa kanlurang hangganan ng mag-isa sa pamamagitan ng kotse. Nang walang encourage na magpapaalis sa kanya, ang kanyang pag-alis ay mukhang malungkot. Tila isang kalunos-lunos na eksena, na parang hindi nababalik ng buhay ang bida, upang patindihin ang kanyang sitwasyon. Ang lugar na nakapalibot sa kanlurang hangganan ay isang walang katapusang disyerto. Nang umalis siya sa hangganan ng Eurasia, nagkaroon ng paggalaw sa kalapit na buhangin. Biglang may lumabas na ulo mula sa buhangin. Tiningnan ng lalaki ang silwete ni Dexter mula sa likuran at ngumisi. Even the glorious great marshal has his downfalls. Ang kanyang mga araw ng kaluwalhatian ay matagal nang lumipas. At siya ay mas masahol pa ngayon kaysa sa dati. Naglabas siya ng isang kagamitan sa komunikasyon at sinabing, General Wilson, ang target ay tumawid sa hangganan at patungo sa iyong direksyon. Maghanda, 20 kilometro sa unahan. Mayroong isang grupo ng mga tao na masigasig na nakatingin sa direksyon ng Eurasia. Ang mga taong ito ay mga piling mandirigma na ipinadala ng iba't ibang bansa upang patayin si Dexter. Bago ito, ang mga dayuhan na dumagsa sa Spirit Stone Mine ng Eurasia ay halos mga miyembro ng Underworld. Sa kabilang banda, ang wave na ito ng mga naghahanap ng Spirit Stone ay halos mga opisyal ng gobyerno na may malakas na impluensya. Desidido silang wakasan ang buhay ni Dexter. Ang pinuno ng pangkat ay ang pangunahing kaaway ni Dexter, si General Wilson ng Estados Unidos. 5 taon na ang nakalilipas. Nang pamunuan ni Dexter ang Alpha Suicide Squad sa kanilang labanan laban sa 9 na bansa. Natalo niya si General Wilson. Si General Wilson ay labis na napahiya sa kanyang pagkatalo. At siya ay nag-iisip tungkol sa pangyayaring ito mula noon. Ngayong may pagkakataon na siyang patayin si Dexter, siguradong hindi na niya ito papalampasin. Mula noong araw ng kanyang pagkatalo, ang kanyang mga mata ay palaging nakatutok sa silangan kung saan matatagpuan ang Eurasia. Sa wakas, ang kanyang mga inaasahan ay nagiging isang katotohanan. Palaki ng palaki ang isang maliit na itim na spot sa linya ng paningin niya. Ito ay isang jeep mula sa Eurasia na mabilis na patungo sa kanyang direksyon. Tumalsdas ang adrenaline sa mga ugat ni General Wilson habang siya ay bumulalas. Papalapit na ang target. Lahat, makinig. Akin ang biktima. Kaya huwag kang manggahas na gawin ito sa akin. Kung gagawin mo, makakasakit ka sa Amerika. Bagamat mukhang hindi nasisiyahan ang koponan, hindi sila nang ahas na ipahayag ang kanilang hindi kasiyahan. Ang Amerika ay isang pandaigdigang superpower, at hindi nila nakayanan ang anumang paghihiganti mula sa isang bansang napakalakas. Nagpatuloy si Dexter sa pagmamaneho ng kanyang jeep hanggang sa makita niya ang grupo ng mga elite fighters. Saka huminto, bumaba siya sa kanyang jeep at binigyan ang pangkat ng mga mandirigma ng isang nakakamatay na titig. Pagkaraan ng ilang sandali, tumanggo siya at naisip, sige, ilan lang sa mga matagal kong kaaway. Panahon na para balansehin ang timangan ng hustisya ngayon. Agad namang pinalibutan ng grupo ng mga manlalaban si Dexter. Pagkatapos ay sinabi ni General Wilson ng panunuya, Dexter Cruz, gaano ka man kalaki ang bayani, wala kang alternatibong ruta para makatakas ngayon. Huwag kang mag-alala. Hahayaan kitang magkaroon ng hindi malilimutang karanasan mamaya. Umisi si Dexter bilang tugon. Bakit kailangan ko ng alternatibong ruta?
Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin na tipunin kayong lahat sa isang lugar? Hahaha, ang daming sumabog sa tawanan. Is he trying to say na sinadya niya kaming tipunin para labanan siya? Anong biro? Inakala ng lahat na niloloko ni Dexter ang kanyang huling bit ng dignidad. Naglakad si General Wilson patungo kay Dexter at sinabing, "Dakilang Marshal, halos mabaliw na ako sa paghihintay na dumating ang araw na ito. Ngayon, ito ay sa wakas dito. Oras na para ayusin ang sama ng loob sa pagitan natin." Kabanata 1306. With an apologetic look on his face, Dexter said, "I'm sorry. Kasalanan ko kung bakit hindi kita pinatay noon. Nakakapagod siguro ang maghintay ng napakatagal. Hayaan mo akong bumawi sa mga pagkakamali ko noon sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo ngayon para hindi ka na magdusa pa." Napakayabang. Nagalit si General Wilson sa sinabi ni Dexter. "Tinatrato mo pa rin ba ako bilang ang mahinang kalagayan ko 5 taon na ang nakakaraan? Ako ngayon ay isang Platinum Archduke. At ang aking kapangyarihan ay maihahambing sa iyo noong ikaw ay nasa iyong tuktok. Sa kabilang banda, isa ka na ngayong walang kwentang basura. Anong karapatan mong kumilos ng buong kataasan at makapangyarihan?" Galit na galit niyang sabi. Tinitigan ni Dexter si General Wilson pataas at pababa. Pagkatapos ay sinabi, "Ano man ang nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap, ikaw ay palaging isang maliit na mahina sa akin." Si General Wilson ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. "Ikaw bastard, pagbabayaran mo ang kaiabangan mo ngayon." Right after that, sinugod niya si Dexter. Mabilis niyang binilisan ang bilis na parang cheetah na nangangaso sa biktima nito. At ang hangin na inilipat ng kanyang bilis ng kidlat ay nagpasabog ng mga butil ng buhangin mula sa lupa. That same moment, Dexter made his move. Tinapakan niya ang kanyang kanang paa sa lupa. Sinipa ang mga butil ng buhangin at maliliit na bato hanggang sa nabuo ang isang sand barrier sa kanyang harapan. Pagkatapos, sa sobrang lakas, sinuntok niya ang sand barrier. At isang malaking bola ng buhangin ang lumipad patungo sa direksyon ni General Wilson. Palibhasa'y namumuhi, hindi man lang sinubukan ni General Wilson na iwasan ang bola ng buhangin. Gaano kalakas ang isang dakot ng buhangin? Makalipas ang ilang segundo, tumama sa kanya ang tumpok ng buhangin. Nanlamig ang buong katawan niya na parang naging bato. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. May butas na kasing laki ng kamao sa kanyang dibdib. At halos makita ang kanyang puso. Tugo na may halong buhangin ang pumulandep sa kanyang dibdib. Nagkaroon ng patay na katahimikan. At halos lumuwa ang mga mata ng lahat matapos masaksihan ang nangyari. Ang lumilipad na buhangin na tumatagos sa katawan ng tao ay sadyang hindi maintindihan. Damn! Sinong tanga ang nagsabing ubos na ang life force ng Great Marshal at isa na siyang ordinaryong tao? Siya ay hindi nasira at talagang mas malakas kaysa dati. Sa isang galaw lang, napatay niya ang isang Platinum Archduke. To be precise, kalahati lang ang galaw dahil wala man lang physical contact ang dalawang partido sa isa't isa. Inilipat ni Dexter ang kanyang tingin mula kay General Wilson patungo sa mga taong naroroon sa pinangyarihan. "Ngayon ay oras na para sa amin upang ayusin ang aming mga marka." Sabi niya. Ang nakamamatay na titig ni Dexter ay nagpadala ng malamig na panginginig na damaloy sa mga gulugad ng lahat. Ang kanyang titig ay parang isang malakas na gamot na naglabas ng pinakamalalim na takot sa kanilang mga puso. Habang umaatres ang grupo ng mga manlalaban kay Dexter ng walang malay, may biglang sumigaw ng malakas. "Mga kapatid, huwag kayong matakot. Sama-sama, hindi tayo dapat matakot sa sinuman. Kahit na sa Platinum Archduke, walang paraan na ang taong ito ay maaaring maging mas malakas kaysa sa Platinum Archduke. Minamaliit lang ni General Wilson ang kanyang kalaban ngayon lang. May instant effect ang battle cry ng lalaki. Itinulak ng mga mandirigma ang kanilang mga takot at nanambalik ang kanilang lakas ng loob. Tama ka, hanggat hindi siya King Class Warrior, hindi tayo dapat matakot sa kanya. Sa ngayon, hindi pa rin kumpirmado kung talagang umiiral ang antas ng King Class. Kaya tiyak na hindi siya isang King Class Warrior. Patayin ang Great Marshal at ipaghiganti si General Wilson.
Siguradong gagantimpalaan tayo ng Amerika ng husto. Sigaw ng isa sa kanila. Ang kanilang pagkamuhi sa Great Marshal at ang pagnanais para sa mga gantimpala mula sa Amerika ay nagdulak sa kanila na makipagsapalaran sa pakikipaglaban kay Dexter. Kaya, tinaligiran nila siya bilang paghahanda sa pakikipaglaban. Malamig na sabi ni Dexter. Mga tanga, gumagawa ka ng pinakatangang desisyon sa buhay mo. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Huminga siya ng malalim at mabilis na nag-ipon ng lakas. Pagkatapos, ang kanyang braso ay nagsimulang lumawak nang napakabilis na ang isa ay madaling makita ang mga pagbabago sa laki ng kanyang braso. Lumawak ang braso niya hanggang sa nabasag nito ang damit niya. Nangangahulugan ito na nakamit niya ang malaking lakas. Kabanata 1307. Binasag niya ang magkabilang kamao niya sa lupa. Boom! Nagkaroon ng nakakabinging kalabog na kasing lakas ng bagyo. Ang lupa ay nanginig ng husto. At isang bitak ang lumitaw sa lupa. Ang buhangin at mga bato ay nagsimulang bumulwak at umiikot mula sa lupa. Nabumubuo ng isang maliit na buhawi. Saglit na natatakpan ng kumot ng buhangin at bato ang eksena. Walang ibang nakita. Umalingaungaw pa rin sa isipan ng lahat ang tunog ng pagsuntok ng dalawang kamao sa lupa. Makalipas ang 5 hanggang 6 na minuto, natapos na rin sa wakas ang maapoy na eksena. Ganon pa rin ang posisyon ng mga manlalaban na nakapaligid kay Dexter. Ang pinagkaiba lang ay bumagsak sila sa lupa. May biyak sa bawat leeg nila. At umaagos ang dugo na may halong buhangin. Kahit patay na sila, dilat pa rin ang kanilang mga mata. Ni hindi nila alam kung paano sila namatay. Buhangin at bato lang ang naramdaman nila. Tapos biglang nanlamig ang leeg nila bago sila nawala ng malay. Isang malaking buntong hininga ang pinakawala ni Dexter. Saka siya tumalikod at naglakad palayo. Gayunpaman, may kumakaluskos na paggalaw sa likuran niya na nakakuha ng kanyang atensyon. Ibinoling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng tunog. Isang nakaligtas ang gumagapang palabas mula sa ilalim ng buhangin. Mukhang natakot, bumulong siya, ikaw, isa kang king class warrior. Tumango si Dexter at mahinahong sinabi. Oo, nanlaki ang mga mata ng tao sa takot. Pagkatapos ay nahiga siya sa lupa. Siya ay literal na nabigla sa kamatayan. Mabilis na tumakas ang isang buhawi mula sa malayo. Binalot ng dilaw na buhangin ang mga bangkay sa lupa. At bigla silang nawala sa paningin. Sa tabi ng napakalaking buhawi, mukhang kasing liit ng langgam si Dexter. Ngunit ang kanyang lakas ay sapat na upang ilipat ang buhawi. Panay ang lakad ni Dexter sa puso ng buhawi na may kalmadong mukha. Sa lalong madaling panahon, ang buhawi ay kumalat, na para bang alam nito na hindi ito katugma kay Dexter Cruz. Biglang nagring ang phone ni Dexter. Ito ay isang tawag mula sa Wolf's Dread. Dexter, kamusta na? Tanong niya, sumagot si Dexter. Hindi mo ba mahulaan? Ehe, kumalaklak si Wolf's Dread. Paano ang mga samsam ng iyong labanan? Ang mga lalaking iyon ay big shots mula sa buong mundo. Tiyak na nagdala sila ng maraming mahahalagang bagay. Wala akong kinuha, sabi ni Dexter. Mukhang bigo, sinabi ni Wolf's Dread. Bakit wala kang kinuha? Sayang naman, tugon ni Dexter. Talagang may nakatanim na mga tracking device sa kanila. Kung matuklasan na ang kanilang mga ari-arian ay lumilitaw sa Eurasia. Ang mga tao ay maghahinala na ang kanilang pagkamatay ay may kaugnayan sa Eurasia. Sa panahong iyon, magkakaroon tayo ng isa pang problemang haharapin. Kahit na hindi ako natatakot sa kanya, hindi kailangang makipag-away sa ilang maliliit na bagay. Sige na, pagkatapos ay sinabi ni Wolf's Dread. Paano natin iaanunsyo sa publiko ang sanhi ng kanilang pagkamatay? Sumagot si Dexter. Sabihin na sila ay napatay ng buhawi. Naiintindihan. Malinaw. Ang paliwanag na ito ay medyo hanggal. Maaaring tanggayan at ilibing ng buhay ng buhawi ang mga ordinaryong tao. Ngunit ang mga elite fighter na tulad nila ay makakatakas man lang sa buhawi kahit na hindi sila makalaban. Walang sino mang nasa tamang pag-iisip ang makukumbansi. Ngunit walang pakialam si Dexter. Nagpadala kayo ng mga tao para patayin ako. Ngunit hindi ko sila pinatay pabalik. Sa halip, binibigyan kita ng paliwanag para sa kanilang sanhi ng kamatayan. Iyan ay sapat ng mabait. Kung hindi ka naniniwala sa akin,
Sumunod ka sa akin. Papatayin ko ang lahat ng lumalaban sa akin. Sa opisyal na auction ng Eurasia, ang mga item para sa auction ay lahat ng pag-aari ng estado o mga espesyal na item. Isa sa mga bagay para sa auction ngayon ay ang Third Military Factory. Ang pabrika ay isang malaking cash cow. Ang sino mang makapag-bid para dito ay matagumpay na lumalangoy sa kayamanan. Pagkatapos ng lahat, ang pabrika ay suportado ng militar. Kung tama, ang pag-auction sa Third Military Factory ay makakaakit ng malaking pulutong ng mga bidder. Gayunpaman, ang lugar ng auction ay medyo walang laman. Hindi gaanong mga tao ang dumating para sumali sa auction. Kabanata 1308, habang ipinakalat ni Connor ang salita na gusto niyang makuha ang Third Military Factory. Ang sino mang sumali sa bid ay katulad ng pagsalungat sa kanya. Si Connor ang pinuno ng mga mersenaryo ng Firewall Unit. At ang kanyang ama ay isang mataas na ranggo na prinsipe. Walang sino man ang nang-ahas na saktan ang kilalang pares ng mag-ama. Maliban kay Lacey Hinton, na naglalayong mag-bid din para sa pabrika ng militar. Dahil si Dexter ang kanyang tagapagtaguyod. Kumpiyansa si Lacey na manalo sa auction. Pero nasaan na si Dexter kapag magsisimula na ang auction? Hindi niya ito makuha sa kanyang telepono. Naiwan na walang pagpipilian. Umasok si Lacey sa auction house ng mag-isa. At nagsimula ang auction sa ilang sandali sa kanyang pagdating. Naguguluhan si Lacey. May mahigit 30 minuto pa bago nakatakdang magsimula ang auction. Maraming bidder ang hindi pa dumarating. Bakit ngayon nagsisimula ang auction? Ang auction ay halatang niloko. Matapos magbigay ang auctioneer ng maikling pagpapakilala ng Third Military Factory, nagsimula siya sa mababang presyo ng bid. 50 bilyon. Walang pag-aalinlangan na inalok ni Connor. 55 bilyon. Isang awkward na katahimikan ang sumunod dahil walang nang-ahas na mag-bid. Ang Third Military Factory ay nagkakahalaga ng higit sa 100 bilyon. Hindi ito magkukulang sa mga bidder kahit na nagsimula ang bid sa 90 bilyon. Ngunit walang nang-ahas na makipagkompetensya kay Connor. Isa pa, mukhang kasabwat ng auctioneer si Connor. Nagsimula siyang magbilang bago matapos ang oras. 55 bilyon isang beses. 55 bilyon dalawang beses. 55 bilyon. Bago niya matapos ang kanyang countdown. Sumigaw si Lacey ng galit na galit. 60 bilyon. Lahat ay napalingon sa kanya dahil sa pagtataka. Sino ang babaeng ito? How dare she outbid Connor for the military factory? May death wish ba siya? Papasok siya ngayon. Galit na tumingin sa kanya. Itinaas ni Connor ang kanyang bid. 62 bilyon. Nag-counter-offer si Lacey. 65 bilyon. Nagulat ang lahat. Mukhang may balak itong manalo sa bid. Well, kapuri-puri ang kanyang katapangan. Iniisip ko kung paano siya haharapin ni Connor mamaya. Hindi nagpatuloy si Connor dahil alam niyang magpapatuloy si Lacey sa pag-bid laban sa kanya. 65 bilyon ay lampas na sa kanyang budget. Huminga ng malalim. Sumenyas siya sa auctioneer. Masama ang pakiramdam ko ngayon at gusto kong pansamantalang suspindihin ang auction. Sumang-ayon kaagad ang auctioneer dahil nasa bulsa na siya ni Connor. Ang auction ay pansamantalang suspindihin ng 30 minuto dahil hindi maganda ang pakiramdam ng bidder ngayon. Tumayo si Connor at umupo sa tabi ni Lacey. Lacey ay isang bundle ng nerbiyos sa sandaling ito. Kung wala si Dexter, hindi siya nang-ahas na minindigan sa isang kilalang tao tulad ni Connor. Napangiti si Connor. Lacey Hinton, patay na ang asawa mo. Bakit ka nandito sa halip na dumalo sa libing niya? Tumahimik ka. Huwag mong isumpa ang asawa ko. Ilang beses na nilang binyantaan siya ng kamatayan ni Dexter. Ngunit ligtas na nakauwi si Dexter sa bawat pagkakataon. Kaya naman, naging manhid na si Lacey sa mga ganitong banta sa ngayon. Nagtaas ng kilay si Connor. Hindi mo ba alam na si Dexter ay pinalayas at pinatay na ng kanyang mga kaaway sa labas ng bansa? Siyempre hindi ko malalaman ang mga kasinungalingang ganito. Ang balita tungkol sa pagpapaalis ng Great Marshal sa Eurasia ay kumalat lamang sa bilog ng mga mandirigma. Si Lacey ay isang ordinaryong tao kaya hindi niya narinig ang tungkol sa balita. Nakakaawa naman, ni hindi mo alam na namatay na ang asawa mo. Kalimutan mo na.
Hindi muna ako magsasalita tungkol dito sa ngayon. Tanungin kita, oras na ba para sunduin si Missy sa school? Bumilis ang tibok ng puso ni Lacey. Bakit niya natanong si Missy bigla? Kabanata 1309. May balak ba siyang saktan si Missy? Nataranta si Lacey at agad na tinawagan ang kanyang mga magulang. Sa kabutihang palad, ang tawag ay kinuha kaagad. Ma'am, Dad, nasaan na kayo ngayon? Sinundo mo na ba si Missy? Kinawayan ni Hannah, palagi kang nag-aalala. Rest assured, kasama ko ngayon si Missy sa kotse. Magaling iyan. Nakahinga ng maluwag si Lacey. Bumulong si Hannah, hindi ko alam kung bakit ang karaniwang walang laman na kalsada ay puno ng mga sasakyan ngayon. At saka, napapalibutan ako ngayon ng mga dump truck. Magiging kapahamakan kung ang isa sa kanila ay mahulog sa akin. Ano? Tumalo ng puso ni Lacey sa kanyang lalamunan. Sinasabi sa kanya ng intuit ayon na ang mga dump truck ay gawa ni Connor. Sinulyapan niya si Connor ng maamo. Nang umiti ng masama bilang ganti. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga dump truck ay galing talaga sa engineering team ko. Ang mga ito ay hindi na maintain ng mahabang panahon at nasa isang medyo sira-sira na kondisyon ngayon. Maaaring ay overturn ang isa anumang oras. Kung may maliit na sulon na sasakyan sa tabi nito, tiyak na madudurog ito. Namutla ang mukha ni Lacey. Ano, anong gusto mo? Ang susunod kong gagawin ay nakasalalay sa iyo. Makatitiyak ka na ang mga dump truck ay hindi tatalikuran kung wala ang aking order. Sa palagay ko ay hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung ano ang susunod na gagawin. Nakangiting bumalik si Connor sa kanyang upuan. Ito ay isang manipis na nakatalukbong pagbabanta. Bagamat labag sa batas na gambling ang isang patuloy na auction sa gayong walang pakundangan na paraan. Walang nang ahas na pigilan siya. Nagpatuloy ang auction. Sinimula ng auctioneer ang kanyang countdown. 65 bilyon isang beses. 65 bilyon dalawang beses. Sumigaw si Connor. 66 na bilyon. Napatingin ang lahat kay Lacey ng may pag-asa. Ngunit mukhang medyo nahihiya siya na may maamong mukha at hindi na nagpatuloy sa kanyang bid. Talagang tinamaan ni Connor ang kanyang masakit na lugar. 66 na bilyon once. 66 na bilyon twice. 66 na bilyon thrice. Tapos na ang deal. Tinamaan ng auctioneer ang graba. Napatingin ang lahat kay Lacey na may panunuya sa kanilang mga mata. Haha, ayaw mo bang kalabanin si Connor? Bakit ka umaatres ngayon? How dare you cross such a prominent figure? Hindi mo talaga alam ang sarili mong limitasyon. Nagilty na tumakbo palabas ng auction house si Lacey habang sinusumpa si Dexter sa puso niya. Bakit hindi ka nagpakita? Paano mo hahayaan ang isang babaeng tulad ko na makipaglaban sa isang makapangyarihang lalaki tulad ni Connor na mag-isa? Paano mo natitiis na gawin ito sa akin? Inilabas niya ang phone niya para tawagan si Dexter. Ngunit hindi maabot ang tawag. Galit na galit ang tibok ng puso niya. Nagsasabi ba si Connor ng totoo? May problema ba talaga si Dexter? Hindi. Hindi pwede. Nai-imagine ko siguro ang mga bagay-bagay. Umiling-iling. Nag-ayos siya bago muling tumawag sa kanyang mga magulang sa telepono. Nang malaman na nakaalis na ang mga dump truck at ligtas na ang kanyang mga magulang. Gaman ang pakiramdam ni Lacey sa wakas. Biglang nag-ring ulit ang phone niya. Si Clyde Thistleton pala. Lacey, bilasin mo at pumunta ka sa Thistleton Manor. Ang pamilya Thistleton ay pumipili ng isang pinuno ngayon. Isa kang ina po ng pamilya. Kaya karapat-dapat kang tumakbo para sa posisyon. Ang pamilyang Thistleton ay itinatag noong 15 ng Oktubre. Kaya, ang lahat sa pamilya Thistleton ay dapat na bumalik sa manor sa araw na iyon bawat taon upang ipagdiwang ang anibersaryo ng kanilang pamilya. Isa pa, sasamantalahin nila ang pagkakataong pumili ng bagong pinuno ng pamilya sa masayang okasyong iyon. Ang bawat isa na may kakayahan ay maaaring makipagkompetensya para sa iginagalang na posisyon. Ano man ang kanilang edad, katayuan o seniority, nanghihinayang at nabalisa sa pagkatalo sa auction. Si Lacey ay nagtungo sa Thistleton Manor, sa kanlurang tarangkahan ng Eurasia. Pinangunahan ng kasakiman ni Wolf ang kanyang mga tauhan upang salubungin si Dexter pagdating sa tarangkahan.
Binabati kita sa Great Marshall para sa iyong matagumpay na pagbabalik. Tayo, iniling ko sa iyo na gawin ang ilang bagay. Paano sila umuunlad sa ngayon? Kabanata 13:10. Huwag kang mag-alala, Dexter. Makakaasa ka na ganap kung isakatuparan ang iyong mga tagubilin. Oo, ito ang iyong telepono. Bago umalis sa bansa, ibinigay ni Dexter ang lahat ng kanyang mga personal na gamit. Kabilang ang kanyang telepono, sa Wolf's Breed para sa pag-iingat. Hindi niya maaaring ipagsapalaran ang paglabas ng anumang mga personal na gamit. Na maaaring maglabas ng confidential na impormasyon. Sa labas ng bansa, kinuha ni Dexter ang telepono. Sino ang nagtangkang makipag-ugnayan sa akin ngayon? Tinawag ka ng koronel para batiin ka sa iyong matagumpay na pagbabalik ngayon. Iaanunsyo niya sa buong mundo na koronahan ka bilang King Class Warrior bukas. Manam, kalmadong tumango si Dexter. Ang makoronahan bilang isang King Class Warrior ay maaaring isang napakalaking karangalan sa karamihan ng mga tao. Ngunit walang pakialam si Dexter sa titulo. Oo, Dexter. Kakatawag lang ni Lacey sa'yo. Pero hindi ko sinagot ang tawag para panatilihing confidential ang kinaroroonan mo. Napabuntong hininga si Dexter. Siguro hinahanap niya ako para umattend ng auction. I'm so sorry na binaygo ko siya this time. Wolf's Breed. Paano napunta ang auction ng 3rd Military Factory? Nakatanggap lang ako ng balita na nanalo si Connor sa bid para sa 3rd Military Factory. Ipinagpatuloy niyang sinabi kay Dexter ang nangyari noong auction. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Sumagot si Dexter. Okay. Okay lang. Pipilitin ko siyang ibalik sa akin ang pabrika sa huli. Sa ganitong paraan, makakatipid din ako ng malaki. Punta tayo sa Ateville ngayon. Sa Thistleton Manor sa Ateville. Ang bulwagan ng Thistleton Manor ay puno ng higit sa 100 pangunahing miyembro ng pamilya Thistleton. Sa karaniwang mga araw, sila ay nakakalat sa buong bansa. At ang ilan ay ipinadala pa sa ibang bansa upang pamahalaan ang iba't ibang negosyo ng pamilya. Ngunit lahat sila ay naglaan ng oras upang dumalo sa pagdiriwang ng pamilya ngayon. Si Lacey ay itinalaga sa isang upuan sa isang liblib na sulok sa kanyang pagdating. Pero hindi niya pinansin. Kung tutuusin, hindi siya interesado sa pagdiriwang. Kaya natutuwa siyang maupo sa isang liblib na lugar kung saan walang mang-iistorbo sa kanya. Nang makaupo na ang lahat, umakyat sa entablado ang gumaganap na pinuno ng pamilya Thistleton na si Clyde Thistleton. Si Clyde ay inilagay sa pamamahala sa lahat ng usapin ng pamilya Thistleton bago pumili ng isang bagong pinuno. Bagamat napilayan ang kanyang mga kamay ni Dexter, mataas pa rin ang tingin niya sa mga miyembro ng pamilya. Natahimik ang lahat sa sandaling lumitaw siya sa entablado. Great! Nandito na lahat. Simulan natin ang kompetisyon para sa isang bagong pinuno. Ang mga patakaran ay pareho. Ano man ang iyong edad at seniority, ikaw ay karapat-dapat na maging pinuno kung ikaw ay gumawa ng napakalaking kontribusyon sa pamilya. Ngayon, hayaan mong ikwento ko ang aking mga kontribusyon. Sinimula ni Clyde na isalaysay ang mga kontribusyon na ginawa niya noong nakaraang taon sa lahat. Panghuli, sinabi niya, susunod. Kukunin ko ang Linton Group at ang 3rd Military Factory. Magiging isa sila sa mga negosyo ng pamilya natin. Isang maririnig na paghingal ang narinig sa iba pang miyembro ng pamilya. Isinasantabi ang Linton Group. Ang pagkuha ng 3rd Military Factory mismo ay isang malaking kontribusyon. Maaaring sakyan ito ni Clyde para maging pinuno ng pamilya sa loob ng ilang magkakasunod na taon. Mayroong ilang mga opisyal ng militar sa pamilya. Kaya alam nila ang kahalagahan ng pagmamay-ari ng isang pabrika ng militar. Kalahati. Nang ang lahat ay nasa estado ng pagkabalisa, tumayo si Lacey at malakas na sinabi ang kanyang pagtutol. Hindi ako samasang ayon. Lahat ng mata ay nahulog sa kanya. Sagot ni Clyde sa malamig na tono. Miyembro ka ng Thistleton family. Ang iyong ari-arian ay pag-aari ng Thistleton family. Anong mga karapatan mo para tumutol? Ang Linton Group ay itinayo ni Dexter at I. Si Dexter ang nagmamay-ari ng karamihan sa mga bahagi ng kumpanya. Igit pa rito, hindi pa kami tinulungan ng pamilyang Thistleton. Anong mga karapatan mo para makuha ang Linton Group?